send ng invite ni Sagweco, tapos may mukha mo, Oo, sabi ko, may tangin lang malaking yan. picture. Oo nga, eh. May Ay, malaking ay, live picture na. dun, men. Hi. Ay, hello. Ay, live na tayo. Hello. Ay, oo nga. Magandang Hi. Gabi po. Buhay pa po kami. Good morning buhay sa pa akin. Kami. 6 a.m. Naging busy lang sa mga buhay-buhay. Nasaan yung snow mo, Nisa? Yan, yun yung gusto ko makita. Madilim pa eh. Ay? Madilim pa, mamaya pa ang snow. Maya-maya bago mag-end. Di pa ako nakakakita ng snow. Pagpa-end na, lalabas ako. E di kakanta ka na ng... let it yeah, snow, sige. Let it snow, let it snow. Kakanta ako, do you wanna build a snowman? Makabuy. You wanna build a snowman diba? Talaga. O at least may white Christmas ka na, hindi na dreaming. Oo. Oh, hindi ka na dreaming of a white Christmas. White Christmas na talaga, day. Totoo na siya. May snow. Oh, update. Yung iba daw nagtatrabaho sa B. Sa nagtatrabaho sa kamusta na ang buhay-buhay nyo? Update natin Uh-oh. Sila. Sige. Ikaw, Rhea, mauna ka bilang ikaw ang balak tumakbong senador. Hindi, na busy-busy lang talaga sa mga buhay. Alam mo na, Christmas season is a busy season for people. Char. Ano, manghirap maghati ng oras between HOA duties and ano freelancing HOA. Duties. So, explain HOA. Baka kala nila yung HOA, Jowa, ganon, Spanish lang. Ano yun? History of Architecture subject namin. Ano, Homeowners ano Association. Yes. Kasi, sa mga hindi pa updated, na-appoint po ako as secretary ng Homeowners Association ng aming maliit na village. So, ayun. Medyo busy bells. Kasi sa bago lang ako. Sa tatanggol yung mga basurero. Hindi kasi bago lang yung village. So, alam nyo na, pag bago, pag nagsisimula pa lang, ang daming mga eksena, wala pang established process. So, hindi lang pala sa freelancing ganun yung buhay ko. Kasi mostly ng client ko, di ba, madalas startup. Tapos, ito din, startup. So, ganun din, mag-establish ng mga process, ng mga rules, guidelines, kineme. So, ang daming trabaho ng secretary kasi isa sa mga mabigat na position yun kasi... yung compliance. Hindi ka mag-freelancing ganun yung buhay ko. Kasi mostly ng client ko. Ay, sinong nag-on? Ay, sorry. Nag-e-end. Sino pa ba? Narinig ko yung bunganga ko. Naloka ka ba? Sabi ko, shit, may alien. Sinong client ko, di ba? Ay, oh, oh, yan, parang ganyan, no, di ba? Start-up, so pwede tayong mag-mute, pwede. Ayaw nga mo. Hello pala doon sa three viewers, kung sino man sila. Ay, 8 na, ang bilis. 8, wow, hi. Taray, akalain mo yun. Na-miss nyo sige kami. Sige na, tuloy mo na yung kwento. Tuloy ayun, na yung kwento yun mo. Lang naman. Yun nga, na pala. Trabaho-wise, kamusta mga kliyente? Trabaho-wise, siguro hindi ko siya masasabing unfortunately, pero medyo nabawasan talaga yung work hours ko kapalit ng HOA duties. Pero gusto ko naman kasi ginagawa ko, so okay lang. Medyo nabawasan ng Kabuhayan Showcase, pero keme lang. Nag-enjoy ako dito eh. Yun lang. Yung mga clients may mga, ko, may bago pa bang ano? Nandun bago ka bang skills? Bagong racket? Bagong ano? Skills? Oh, Reva pa din. Reva for life. Oo, Reva for life. Ayoko munang magdagdag ng panibago or magpalit. Hindi dahil sa hindi ko gustong mag-improve. Ang gusto kong improve, yung current skills, something related. Pero yung mag-a-add ng bagong knowledge, tama ng aral, te. Aral na lang ng aral. Ayoko na magbago ng industry for now. Masaya ako sa Reva. And yun lang. Ang dami, si dami. Ayoko munang mag-aral ng mag-aral. Ikaw. Ako, tuloy. The last quarter has been very good to me. I just finished an engagement with one of the biggest financial companies in the Philippines. Ang manpower complement nila ay 8,000 employees across the country, tapos 10 organizations across the enterprise. So, I was part of their change management team. Kinuha nila ako for change management. Specifically, training. So, yun, 3-month engagement. Tapos yung aking mga existing clients.
And then just today, I signed a one-year engagement with an Australian telco. I'll be providing the instructional design services for 1 year. So, yun, yung acting live at online ay very good naman so far. Ano pa ba? Locally, yun nga yung dalawang companies na yun. Then, I've also added another client for training. So, I'm training a hospital, a major hospital in the south as well. Plus, again, my online clients. Nandun pa rin sila. So, the last quarter of the year has been very, very good for me. Kaya medyo busy din. Hindi nakakapag-lag. Very, very good. Ikaw, Madam Lisa, from the province of Canada. Yes, province. Province. Baka probinsya. Probinsya na ako ngayon. So. Tafiel ng ano, tafiel ng province ni Bacla. Hindi. Kasi nang, may snow. Nang 16, eto, a few days ago, yung 40 days ng kuya ko. So, eh, dumating kami dito sa Canada. Nag-pass away siya 2 a.m. ang dating namin, mga 7 p.m. So, parang hindi kami, same day, hindi lang kami umabot. So, ayun. So, yung 40 days niya, 40 days na rin ako dito. So, sa online, medyo, medyo sakto kasi, syempre, pag nawalan ka ng part ng family, medyo mahirap mag-focus, mahirap bumalik. So, sakto din na medyo, hindi ko rin sasabihin na unfortunate, medyo nawalan ako ng clients kasi yung time ng yung Facebook ngayon, nag-iipit. Yung sisunod na, itong mga past clients ko, nag-focus ako sa mga website owners na nagkukuha ng audience sa Facebook. So, nung yung mga pages nila na ban, na yung iba na restrict, ganun. So, medyo bawas din kami ng ano. So, okay lang kasi nagkaroon ako ng time para mag, ano, mag-reflect. Reflect? Hindi, nagkaroon ako ng reflect. Time. Hello, reflect mo bakla ka. Hindi talaga kaya mag-seryoso. Hindi. Ano yung reflect mo bakla ka? Hindi rin mo ako reflect-reflect mo. Susera kang balakata. Nagkaroon ako ng time para mo ano para magsimula ulit. So, mag-change ako ng niche. Ano ba basa doon? Niche. Dalawa kasi. Niche. Kasi yung isa niche. Oh, so, yun. Basta, magpapalit ako. So, magre-refocus ako para makakuha ako ng higher rate, syempre. So, magre-level up ako. Mag-bold star na po siya. Webcam mode. Next time, meron ng pool dito. Webcam mode na po siya. Papakita na po siya kanyang atay, balon-balunan. So, yun ang update. So, yun. Sige, sabihin na natin yung topic natin. No? Ang tagal ng intro natin. So, hindi, parang lang alam nila kung ano nangyayari. So, oo. Yun na nga yung nangyayari. Sabihin so, nila, basta-basta na lang tayo nawawala, tapos basta-basta na lang sumusulpot. So, next year, ito try natin, ay, next week, ito try natin kasi Christmas week na eh. So, baka hindi kayo interesado makita yung mukha namin sa pagkakas. So, baka next year na makita or kung sakaling may free next week. Ayun, so, yan, tuloy pa rin tong DMM, hindi pa rin siya mamamatay kasi hindi naman namamatay yung kadaldalan namin. So, walang makakaano diyan, walang makakatibag so, diyan. Ulitin lang natin yung sinabi ni ano ni Madam. Alin? Oo, ayan. Nandiyan pa ako. Ayan. Nakikita pa. Okay. Okay, so ulitin lang natin yung sinabi ni Madam na hindi naman tayo nagla-live para umeme. Nagla-live tayo para i-archive yung mga topics natin. So, yun. So, pag may kailangan kayo, may question kayo, ilagay nyo lang dyan kasi most probably may sagot kami sa na-link. Na-link. Nasagot na namin or napag-usapan na namin. Hindi pala nasagot, napag-usapan na namin. Kasi hindi po kami ang may hawak ng sagot. Oo. Hi. Ayan. Ayan. Hello sa 7 na nakikinig pa. So, yung topic natin today is how to be resourceful as a freelancer. Paano natin pipigilan yung how po, yung mga hindi pa nga nagbabasa, how po na agad.
Yun. So, syempre, parang isingit na rin natin yung paano kuilatisin yung mga post para hindi ka na magtatanong ng how po kasi alam mo na doon eh. And alam mo na kung worth it pa siya. Ano yun? Worth it pa siyang paggugulan ng oras. Ay, diba? Basta. Paggugulan. Tama yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi, ano. Umaga, magigising ko. Ayun nga, yun ang problema. No? Hindi, I mean, disclaimer lang ha, hindi namin sinasabing masamang magtanong, hindi namin sinasabing masamang humingi ng tulong pagbago, pero kasi isa sa mga inherent qualities ng isang magaling na freelancer is to be resourceful and to be a self-starter. So, very important yun. Ano yung self-starter? Yung kaya mong kumilos nang walang nag-uutos sa'yo, kaya mong kumilos ng hindi ka guided and then resourceful kung walang materials na binigay sa'yo, kaya mong hanapan ng materials yung dapat mong hanapan. So, yun yung pag-uusapan natin. Paano ka ba magsisimula kung wala ka talagang kaalam-alam? Pumasok ka talagang talon lang. Tapos wala kang kaalam-alam. Sige, ikaw Rhea, paano ka ba nung nagsisimula ka? Pumasok ka bang may alam ka? Wala kang alam? Well, ang advantage ko siguro is yung industry ko ngayon, medyo related sa industry ko din before. Although pareho siyang real estate, pero basta related siya. So una kasi na Well, pareho siya real estate. Basta related siya. Tinatamad ka na magpaliwanag. Basta related siya. Oo, related siya kasi property management, yung kahuli-hulihang industry ko na corporate-based. Tapos, parang real estate, ano naman, sales naman tong isa. Pero hindi ako sa sales side napunta sa admin side. Anyways, sa una kasi talaga, nakaka-overwhelm yung, ang daling sabihin na, i-Google mo, daming resources. Pero pag nag-Google ka, tas nandyan na, sobrang dami ng info na mapupulap mo. Mm-hmm. Na nakaka-overwhelm. Oo. Mm-hmm. Alin dito yung useful? Alin dito yung mapapakinabangan ko? So, yun yung unang-unang challenge kapag nag-Google ka. Kaya, yung iba kasi na nagtatanong, yung sasabihin, i-Google mo, nag-Google niya na yan, believe me, kahit pa paano mm-hmm. nag-attempt na yan. Although hindi lahat kasi meron talagang haupo lang talagang alam itanong, di ba? Tas walang kaano-ano. Pero believe me, yung iba nag-Google na yan and nakaka-overwhelm yung mga info sa Google na mapupull up mo na hindi mo alam kung alin doon. Siguro kung alam mo na yung kung alam mo na yung niche mo talaga and nakapag-start ka na, medyo specific na yung search mo. Pero kung gano'n na nagsistart ka pa, parang how to be a freelancer, yung palang tanong na yun, ang daming lalabas eh, sobrang dami. So siguro, malaking tulong yung magme-member ka ng mga Facebook group. Tapos basa-basa kasi, ang dami doon na mga nagbibigay ng tips na mga newbies eh, ay na mga kumbaga tenured na sa mga newbies, kumbaga nagbibigay ng tips. Pero another challenge is, yung mga info na mababasa mo sa group. Pero marami kasing misleading. Alam na natin yan. Lang, Bakit ended sa Facebook page? Sa akin, host is not online. Oh, ikaw yun. Nasa yun, differential friend. Huwag ka mamintang. Yung Facebook natin. Baka kasi salita ka rin, salita eh. Sayang yung sinasabi. Oo, parang... Ayun, andito. Pero nakikita ko naman siya. Ah, baka nag-glitch, nag-ano lang ng very, very slight. Pero sa akin, host is not online. Please wait for host to come back later. Sa akin din, ganun yung nakalagay. Pero, nandito tayo sa live. Tanong tayo sa kanila. Nasa live ba? Live ba kami? Nakikita nyo ba kami? Naririnig nyo ba kami? Nakikita ko pa eh. Nasa Facebook? Ayan, naririnig niyo ba siya? Ayan, naririnig ko. Okay. Ayan, Sabihin tuloy. Okay. Tuloy pa. Live ba kami? Live tayo. Live tayo. Tuloy. Nasaan na ba ako? Ayun. Pag-Google.
Oo. So, ang pinaka magiging payo ko, ng although late ko nang natutunan na hindi ko na masyadong napakinabangan, pero maaaring mapakinabangan nyo, is look for someone to follow and someone correct. Na pwede nyo ma-ask. Kasi kung mahirap talaga mag-start na mag-isa. Kung noon, mas madaling mag-start na mag-isa kasi pag nag-search ka, pag nag-research ka, konti lang yung info na makikita mo eh. Hindi katulad ngayon na ang dami-dami na ang dami nang naglalabas ng hindi, tsaka pansin nyo, mas mahirap magsimula ngayon kasi nung time natin, nung nagsimula tayo, oh, this is Upwork. Pasok ka, madaling magsabit ng profile, libreng maghanap ng trabaho. Ngayon, ang Upwork, maghanap ka ng trabaho, babayaran mo para makapaghanap ka lang at makapag-apply. Uh-oh. So, para ngayon, itong environment na to, if you want to go freelance, when we say freelance, yung online na magsisimula ka munang online freelance, medyo hindi from madali. Scratch talaga. Oo, ngayon, hindi, ewan ko lang ha, I'm not so sure sa iba kung ano yung pakiramdam nila. Parang sa akin ngayon, parang ang hirap magsimula ngayon, medyo mas challenging. Oo, mas challenging talaga. Tsaka so, ano ah, sorry, no offense, tsaka singit lang ako. Dagdag mo yung mga... Ito naman yung singit niya, te. Dagdag mo yung mga nagsusulputan na ano. Dagdag mo yung mga nagsusulputan na coaches na yung mga finofocus nila is VA, yung mga finofocus nila is ganyan. Mm-hmm. So, akala nung iba, yun VA lang ang industry. Pagiging... Oo. So, yun. Well, kasi I think isa sa mga dapat din talent, siguro ng mga freelancers, parang ang tagal-tagal na natin, no? Pero matagal naman lang tayo sa freelance. Pero parang isa sa mga talent siguro or skill na kailangan ng mga bagong freelancers, especially those that are starting this year, is the ability to filter information. Mm-hmm. Kasi kung katulad dati, na nung time natin, wala kang makita, hirap kang makakita. Mm-hmm. Ngayon, sa sobrang dami, oo, ngayon, sa sobrang dami, hindi mo na alam kung sinong paniniwalaan mo. Mm-mm. Totoo yan. So, I think isa sa mga importante na skill ng bagong freelancers ngayon is the ability to filter. Information. Kung ano yung may correct. Value sa kanila, ano yung totoo for them, and ano yung, kumbaga, kung ano yung tama. Not ako ha, personally, kasi hindi ako na susubscribe dun sa basta nagwo-work, okay na. Mm-mm. Kasi pwedeng nagwo-work pero hindi yung tama. Kasi pag gumagana pero hindi tama, may buhay yon. It will only last up until some time. Tapos eventually, mapipilitang kambaguhin kasi mali from the start. Totoo. So, sa akin, importante na talaga ngayon for new freelancers, tama yung sinabi ni Mien, find someone or a group na mapagkakatiwalaan nyo at mapagtatanungan ninyo na hindi kayo sisimamutan, hindi ipagtakait sa inyo yung sagot. Tuturoan kayo ng tama at hindi pera-pera lang. Ng hindi kayo titingnan ng mababa dahil nagsisimula pa lang kayo. Or dahil nagtatanong kayo. At saka yung tuturuan kayo ng hindi lang basta skill, may kasamang, alam mo yun, yung correct attitude. Kasi yung tama yung sinabi ni Jeff na pwedeng nagwo-work kahit hindi tama yung process mo, pwedeng mag-work, pero it will not last. At saka, basta, pag mali naman talaga, pangit eh. Kailangan pa ba yung explain kung bakit? Basta, pag mali. Hindi, kasi hindi naman natin sila masisisi. Kasi syempre, kung ikaw nga naman bago sa freelancing, pumasok ka, nag-subscribe ka sa isa, gumana, syempre nakaka-excite yung unang sendo, alam natin yan. Mm-hmm. Yung unang payout, sobrang exciting yan. May pera. Ooh, galing, may pera. No? Pero, hindi natin alam kung tama yung proseso, tama ba yung paraan, tama ba yung tinuturo sa atin. Ang concern lang natin, magka-pera. Ako, what I learned, yuk na ako. Ako, I learned this, kumikita ka, yes, pero tama ba yung proseso? Kasi, kapag hindi tama yung proseso, hindi mo siya masusustain. Hindi siya magiging pang matagalan. Eventually, mawawala siya. True. So, yung ability talaga to filter. Not only the information na pinoprovide, pero to filter who you're listening to. Oo. Kasi,
Ano bang tawag nito? Nakalimutan ko tuloy. Hindi, kasi kapag, ano, may mga red flags kasi, alam mo naman yun sa conscience mo, kung isa kang taong na, nakikinig at naniniwala sa konsensya mo, mararamdaman mo yun eh, kung may mali. And yung katiting na duda ng mali, listen to it and watch out, really watch out. Lalo na kapag masyadong, halimbawa, masyado siyang concentrated sa pera. O sige, banggitin natin yung mga red flags sa atin. Sinasabi namin to red flag sa amin, ha? Hindi necessarily ito dapat yung red flags nyo. Kasi sa ako, sa paniwala ko, yung red flags nyo, it's a matter of consent. It's a matter of your work ethic and your, you know, yung kung ano yung paniniwala nyo. So ito, masasabihin namin, are red flags for us. Pwedeng you share the same values as us or you share the same work ethic as us. Or maybe the opposite. So we're just going to share. Ano ba yung... sa atin, sige, ano yung mga red flags na kailangan, we need to watch out for para yun yung magiging filter natin for things. Ako, sige, una, kapag nagpo-project siya na everything is as easy as 1, 2, 3, na parang pagpasok mo, kaya mo ma-achieve to agad. Yun, parang there's no shortcut to success and there's no easy way to success or to achieving good things. Never akong naniwala doon na, although may mga mangilan-ngilan na sinuswerte, isa, dalawa, lima, pero most of the time and majority, hindi mo siya makukuha in a snap na pagpasok mo, pak, mayaman ka na agad, o pak, pagpasok mo, $10 per hour na agad yung rate mo. Basta nagpo-project siya na madali lang to, and it's as easy as 1, 2, 3, number one na red flag sa akin yun. Pangalawa, kapag sobrang concentrated siya sa kita. Para pero, sa akin, red flag. Maabala lang kita. Nag-agree ako dun sa una kasi a good example, yung mga nag-iimbita na mag-networking, yung magbenta, mag-sales, or mag-negosyo. Kasi ako naniniwala ako na pwedeng mag-negosyo lahat, pero hindi lahat, not everyone is wired to be a businessman. Mm-mm. Hindi lahat ng tao ipinanganak para maging negosyante. Mm-mm. Ako naniniwala ako doon. Yung, ay, ako hindi eh. Parang ako kasi ay... Ako rin, makakawayan ko yung mga humihindi sa akin eh. Correct. More on service side ako eh. Person. Hindi ako pwedeng magbenta kasi ayoko na magbebenta. Parang sa akin, parang nahihiya akong mag-alok. Oo. So, parang ako kasi naniniwala ako na parang pwedeng mangyari sa'yo, pero there are people talaga na hindi talaga kinadhana. Hindi kinadhana para doon. Although siguro, some people may believe na pwedeng meron i-break ano it yun. Oo. Isingit ko lang kasi, to. Pinagtagpo pero di tinadhana. Nag-closing naririnig kung saan-saan yan eh. Lecheng yan. Pinagtagpo pero di tinadhana. Buisit. Isingit lang na. Yun, diba? Meron kasing mga tao na ito din. Parang, pero di tinadhana. Basta yun, yung para sa akin na, yung red flags. Kapag pinroject niya na madali lang to, and hindi, kapag masyado siyang concentrated sa lang. Pera, na eto yung kikitain mo, eto yung kikitain mo. Hindi kaya ka naririnig. Hindi. Oo nga. Tingnan ko. Hindi mo naririnig si Nisa, no? Wala si Nisa. Sumisingit siya. Ah, sumisingit ba? Wala sa akin si Nisa. Bakit wala ka? Teka, bababain muna kita, ha? Kala mo. Oo, teka. Hindi ko siya naririnig. Bababain mo muna siya. Wala siya sa akin ayan. Sa B-Live. Pero... Ayan, naririnig mo na siya? Hindi. Nandi, sa live ko lang siya nakikita. Pero sa B-Live mismo, wala. Eh, doon ako nakatingin eh. Teka, tingnan mo. Pipicturan ko ha, para maniwala kayo. Wala si Nisa sa akin. ihagis mo muna si Miel. Kumunik ka na muli. Binlock niya yata ako. Sige. Kukunik muna ako. Binlock mo ako Nisa, no? And anyways, tuloy muna natin para hindi mabitin yung ating manonood. Sige. Wow, manonood. At tatahimik muna ako para makasingit si Nisa tapos habang finifix natin to. Sige, ako ang traffic enforcer. Nisa, go! Nisa, go! Sumingit ka muna bago mawala yung sasabihin mo. Oo, kasi pinost ko sa chatroom natin kung ano lang yung nakikita ko sa B-Live sa end ko. So, hindi tayo live? Live ba kami? Live ba tayo? Live siya, nakikita ko siya. Oo. Pero ako, narinig pa tayo? Ko nakikita si Nisa. Binlock ko yata si Nisa eh, charot. Okay, ituloy na lang natin. Nisa, ano ka muna dyan, Victor?
ayun. Si Mien, nakita ko, ikaw hindi. O, nawala na siya bigla sa akin. Dayan, dyan ka pa? Oo, andito pa ako. Si tayo na lang si yung natira. O, sige, tayo na muna. So, yun. Ayan, no? Tingnan mo. Tayo lang dalawa, diba? Tuloy na natin. Papasok na lang yan. Okay. Oh my God, nakakahiya. Nasa Canada siya, tsaka yung internet niya. Oo. Ang tsaka ng internet naman dyan si Kennedy. Iyo. Total tayo, nasa third world country. Yeah, iyo. Ayun, tuloy natin. Ako kasi naman, ako naniniwala ako na meron talagang mga taong hindi itinadhana for a certain task. Yung they're not wired for it. Ako naniniwala naman ako, you can learn, you can do it, you can break the mood. Pero naniniwala ako, may mga tao talaga na, for example ako, service-oriented talaga ako. Dati akala ko, empleyado lang ako. But now, hindi naman. So I can relearn. But naniniwala ako na, yun nga, there are just some people na hindi talaga para doon. True. And kapag ka sinasabi na madali ang isang bagay, most of the time, if it's too good to be true, it's not true. It's not. Definitely, it's not true. If it's katulad too good to be true, it's not sinasabi. True. If it's too good to be true, it's not true. Diba? Yun lang. Yun lang ang red flag para sa akin eh. Yun nga, yung kapag... Yung masyadong nakafocus sa pera. Oo, masyadong nakafocus sa pera. Yun. Ako yun yung red flag ko. Na yun nga, kapag ka masyadong pinate yung picture na madali. Pangalawa, pag pinate na masyadong yung lifestyle na glamorous agad. Yung hindi pinapakita yung hirap. Ay, ayan, hello, na siya. Ayan. Ayan, nakita ko na rin. Ganun din ako. Yung masyadong glamorous. Yung parang hindi mo makita na ginagawa niya yung mga pinagsasasabi niya. O yun nga, yung parang hindi niya pinaghirapan. I mean, kunwari, sasabihin niya, marami siyang client. Tapos, makikita mo, puro iba yung post niya, imbes na parang nagkikwento siya ng mga pwede mong gawin sa client. Ganyan, ang pinupost niya is yung mga lakad niya out of makita the country. Niya. Or sa beach. So, for me, kaya niya pinupost yun kasi para makapag-attract siya ng tao na maniniwala sa kanya na madali yung trabaho and then magbabayad sa kanya na course. Sa course na binibenta niya. So, ako, una-una, titingnan ko kung may course siya o wala. Kung may course siya, alam hindi na. Ako naniniwala sa sinasabi niya dahil staged yun eh. Para maniwala yung tao and para sa marketing. So, titingnan ko rin. Ako kasi parang... Sige. Parang importante kasi sa akin na nagsasabi ng totoo. And yung totoo, to me, include yung difficulties ng trabaho. Oo. Hindi po pwede ang sasabihin lang natin yung ano... Sasabihin lang natin yung maganda sa trabaho natin. Lalo na sa industriyang to. Sabi nga namin dati, ang freelancing is both risk and profit. May panahon talaga na talaga nag-uumapaw, may panahon na walang-wala. Ganun talaga siya. Hindi siya, hindi ako naniniwala dun sa forever my client or hindi nawawalan. Medyo diskumpiyado ako dun. Kasi must be that good and that indispensable na hindi ka mabitawan. And siguro nga, ganon. Meron. Meron kang backup. Dalawa. Pero ano, pero talagang nawawala at nawawala yung clients. Oo, yun ako yung naniniwala. Yung sasabihin mo na forever kang paldo, yung forever kang kumakabig na kumakabig yung pera. Siyempre magkatrabaho ka rin. Siyempre new client at magkatrabahohin mo yun, di ba? Unless, isa ka dun sa mga nag, yung alam, ano yung, sino ba yung nag, ano, yung, meron tayong nabasa na ang tinuturo niya is mag-outsource. So, unless ganun ka, syempre, mawala ka ng client, hindi ka magsisimula kasi pabato ka lang ng tao eh. So, for me, hindi freelancing yun kasi ano na yun eh, business na yun eh. So, hindi true. Yun yung inaano natin ngayon. Yung may agency parang paggawa mo na ng agency lang. Yun eh. Freelancing, ikaw lang.
Pwedeng so, isang pwede team kayo, pero... Pwede mo i-build yung brand mo na parang lumalapit na yung mga tao and hindi ka nawawalan. Pero meron ding mawawalang oo, clients talaga. Kasi ako, so, diba, yun, dati, kahit may backup na ako, umabot ako sa point na nag-zero ako. Ako rin, umabot din ako sa point na nag-zero. Talagang, minsan isa na lang yung natitira, tapos na yung isa na yun. Alam mo yun, ilang buwan kang hindi mo rin alam kung saan ka. Tapos yung bawat application na... bawat application na sinisend mo, may kasamang panalangin. Lahat may kasamang humatdasal. Bago mo i-click yung apply, magka-sign of the cross ka muna. Mga ganung, mga ganung level. So ako, red flag sa akin yung hindi sinasabi yung totoo. That means both yung hardship at saka yung ganan siya. Yung sinasabi niya. Yung ganan siya nung trabaho. Sobrang red flag nun sa akin. Then, red flag din sa akin kapag may kasamang presyo. Pagka may kasamang presyo. Parang, at the end of the app, binasa mo sa dulo ng ad, pak, just pay $1,000, charot. ₱2,000. Sa akin, malaking red flag yun. Kasi sa akin, ang pagtulong, wala talaga siyang hinahanap na presyo. Saka yung mga ads, narinig niyo ako? Oo. Narinig ka pa namin, bakla ka. Hindi kasi, hindi, takot ka, no? Sabi, hindi yung internet, to. Ba yan? Gandito. Eh, piling ko tuloy naman kasi dumadami yung mga tao, eh. Seven so, na ande, ano, sa akin nga, ano sabi ko yung, ano sabi mo? Bulit yung... Red flags. Red flags natin para sila din may red flags. Oo, yung mga ads, na, ano, yung parang buy this. Tapos bigla may presyo sa dulo. Pero yung value ko na rin, buy this for buy this for 2,000 tapos yung value niya talaga is ganito plus social media marketing value ganito. Yung tulong, tapos pagdating sa dulo, pak, may presyo. Anything na may presyo. Hindi. Yung ano pa siya, yung parang yun. Sinasabi niya na parang, get this, ganito for this value, ganyan, pero ito lang yung papayaran mo, ganun. Add mo pa to. Oo, yung mga so, ganun. Meron pa pala ako isang red flag. Kung hahanap ka ng tutulong sa'yo, yung tutulong sa'yo na hindi ka pagkakakitaan yun. So, nandun pa rin tayo, kung paano mo ka maghanap ng tulong, kaya lang tayo nag-red flag. Kasi baka mali. Hindi, nag-red flag tayo para, hindi, para alam nila kung, para tips kasi nga, di ba? Tips kung paano mag-filter. Mag-filter, kasi sa sobrang dami ng information out there, these are red flags for us. Not necessarily kailangan ito ang red flags nyo. Pero if you share the same values and work ethics as us, this would be the same red flag as you. Mm-mm. Ayun. So may isa pa pala akong red flag. Dito na lang. Kapag puro mukha ko yung puro mukha niyang nakikita ko sa ad, charot lang. Hindi, joke. Prenup ba yan? Move on na tayo. Oo, yung pagkaano. Pag yung timeline mo, kalahati mukha niya. Oo, yun. Parang, ay, tapos ito pala, isa palang gusto kong suggest is also, tingnan niyo yung social media pages ni kuya or ni ate. Tingnan niyo yung Facebook page niya. Hindi social media eh. Parang, isearch mo siya sa Google, tingnan mo yung online footprint niya. Tingnan mo yung online footprint niya. Tingnan mo, meron ba siya mga, kasi pag sinearch mo yung pangalan sa Google, lalabas kung meron siya profile sa Upwork, sa... meron siya sa Facebook, sa LinkedIn, sa ganun. So lalabas kung saan siya. Ang madalas kasi hindi naman sila talaga freelancer. So wala sila doon sa hindi mo mga Upwork, mga ganun. So paano mo magtuturo ng Upwork or mga ganyan kung wala kang profile? Alam mo, totoo 'yan. Kasi ginawa ko yan dati sa sarili ko. Nung nagsistart ako, ginugoogle ko sarili ko. Hindi ko siya makita. Ibang Rhea Vargas ang lumalabas. Rhea ko natutunan yun, di ba? Nagkita tayo. Yung si Rhea Yadaw. Oo, siya si nagsabi Yadaw. Nun nung nag-google sa, yung sarili mo. Sa nung narinig ko seminar? Siya nun. Yung seminar. Seminar? Nagpunta ka ng Canada. Sorry, naman dugay na sa Manila.
Hello po sa ating mga friends from Visayas and Mindanao. Sana po. Tas yun. Oo, doon yung sinabi niya yun. Ginugel ko yung sarili ko. Tas nung unang mga bago pala ako sa freelancing, ginugugol ko yung sarili ko. Iba-iba yung lumalabas. Hindi ko talaga makita yung sarili ko. Tapos eventually, gumawa ko ng Facebook page ko, ng pangalan ko. Ayun. Tapos lumalabas na rin yung mga profiles ko sa LinkedIn. Pero dati talaga hindi. So, ibig sabihin, yung traffic na na-generate ng mga online profiles ko, nadagdagan, kaya medyo lumalabas na siya sa search engine. Hindi katulad na nag-start ako. So, totoo yun, na kapag ginugel mo siya at wala ka halos makita, red flag yan. Wala saka siya ano, online. Kapag nag-research ka, sorry ah, pag nag-research ka sa social media niya, mag-scroll down ka kasi baka mamaya a month ago or 3 months ago lang siya nag-astang mayaman para kumuha ng course. Ay, para may bumili ng course. Or tignan mo yung history ng timeline niya. Tignan mo yung buong timeline niya. Oo. Bakit a month ago biglang nagpo-post to ng pera, ng MacBook, ng mga ganyan. So, bakit, diba? So, mapapaisip ka kung bakit. Imposible naman na that time lang naging successful yung freelancing life niya, diba? Mm-hmm. And so, if talagang, that's the case, na that time lang naging successful, so, para sa akin na, wala siya sa position na magsabi na ito yung successful way kasi kakapasok niya pa lang. Bago pa lang siyang, kung nung very recent lang siya nagpo-post ng mga ganitong eksena, ibig sabihin, very recent lang yung gig niya. Parang it's too early to say, it's or, na prepping up siya sa course niya. Mm-mm. Na maniwala yung mga tao. Na successful so, siya. Oo, i-search niyo buong timeline niya kung ano ba talaga yung, paanong tao ba siya, di ba? Parang, puro ba post I mean, ng search yes, niyo kung, yeah. Kung anong klaseng tao siya. More than anything else. Tingnan niyo kung anong klase ng tao. Yung gusto niyong sundan. At saka kung ano yung gusto niyong gusto niyong hinga ng tulong. Or yung gusto niyong i-model yung sarili niyo. Oh, ito na lang. So, isang tapos, ko na lang. Ask yourself. Sige. Traffic. Hindi kasi ano. Napag-usapan na kasi natin to dati kung paano maghanap ng mentor. Same thing on how you will filter yung person na ifa-follow nyo. Pero hindi lang person, pero information general. I-ano natin sa kanila na i-train nyo yung sarili nyo na hindi kayo masisilaw sa mga post na pera at saka na mga magagarbong posts. Success stories. Kasi posible yun. But what you need ngayon is yung paano magsisimula, hindi naman yun eh. So, kung itong taong to, yun na yung pinupost, hindi para sa'yo to. Kasi doon ka doon sa tao na nagpo-post or sumasagot kung nasang level ka. Mm-mm. Kasi yun ang kailangan mo eh. Huwag kayong masyadong titingin ng sobrang layo. Mm-mm. Kasi doon tayo or not sobrang layo, pero I think, wag nating masyadong madaliin. Oo. I think na parang yung nangyayari. Agad yung masyado nating minamadali yung nun, kapag masyado kang nakatingin doon tapos hindi mo siya maabot agad in a few months, mag-give up ka. So, yun ang problema ng ibang courses, ng ibang coaches kasi doon sila nagfo-focus sa kita. Hindi nila ina-outline, hindi nila sinasabi kung baano talaga kahirap mag-build ng reputasyon mo at saka ng brand mo as a freelancer. So, doon ka muna. Eh, di ba nga, pinopromote pa nga nila, hindi mo kailangan ng online profile. Trot. Maria. Very wrong. So, basta, ayun na nga. Ako, ang tip ko lang, sige. Wag nating madaliin. Kapag ka everything is too fast, most probably, again, easy money, nawawala agad yan. Fast money, nawawala agad yan. If the person or the information, hindi lang person to happen, ito sa information. If the information tells you how to do it step by step, then that's kesa yung papaspasin ka. Kasi, like for example, kung pinaspas ko, kung ano man yung, kung nag-fall ako sa mga traps dati, hindi ko ma-achieve kung ano man yung meron ako ngayon. Hindi ko sinasabing malaki.
hindi ko sinasabing hindi, ang galing-galing kasi, ko na. Ano, pero what I'm trying to say is, unti-unti ko siya. Hindi ko siya minadali. I can proudly say na I work every single centavo na I earn. And pinaghirapan ko talaga siya. Mm-hmm. You know? Idagdag ko lang kasi sorry. Kapag ano, kapag kunwari kapag 'yon, kapag masyado kang nag-follow doon sa isang kunwari simula ka pa lang tapos nag-follow ka na dito sa isang nag-follow or nagkuha ka na ng course, ang journey mo kasi parang maano siya, eh, maliligo siya doon sa journey na kinuha nung course ay nung coach na 'yon. So hindi mo binigyan yung sarili mo ng chance na mag-grow and i-find out ano ba yung i-discover kung ano yung talagang para sa'yo. So, para sa akin, yung discovery mo ng kung ano talaga yung niche mo, kung ano talaga yung gusto mo, sa'yo lang yon, sarili mo lang dapat yon. Tapos, alam mo na yung niche mo, doon ka magkuha ng courses kung gusto mo magbayad, kung gusto mo mag-skill up. Yon. Mm-mm. Ayun. So, to sum everything up, ang layo na nang narating natin, pero dun sa nag-start lang tayo naman sa how po, number one is learn how to filter, di ba? Yun yung pinaka-tip talaga natin na major dun, is learn how to filter information and the people that you will listen to before ka mag, as a startup, yun lang. Tapos, yun na, nabanggit na natin yung mga red flags. Oo. These are red flags again for us. Eh. Hindi namin masyado pinag-aaksayahan ng panahon or baka sabihin niya masyado kaming nega towards others. Hindi. Again, the point is, we are just saying kung ano yung red flags para sa amin, para if there are others out there na nanonood nito that share the same values as us or the same ideas or ideologies as us, you find the same red flags. Kayo naman makaka-discover ng red flags niya as you go through your journey. So, yun. Nag-usapan na natin yung pag-filter ng information. Mm-hmm. Yung next natin na gusto kong pag-usapan natin is yung paano ba ako magiging resourceful? Kasi di ba nga sabi ko kanina, ang isa sa mga, dalawa yung medyo kailangan at makikita ninyo sa lahat ng mga naghahanap ng freelancers eh. One is they have to be resourceful and second is they have to be a self-starter. Okay. So, kasi alam natin itong tatlo, pag nagta-transition ka sa corporate job, ang hirap kasi sa opisina, lahat iniaabot sa'yo. Mm-mm. Oo. Mag-email ka lang ng kapraso. Mag-email ka lang kapraso, meron. Hindi ka mamumroblema. Whereas, sa atin, pag nagsimula tayo as freelancers, walang mag-aabot sa'yo ng kahit ano. Walang magsasabi sa'yo ng kahit ano. Ikaw talaga yung maghahanap. So, ikaw, Rhea, nag-hire ka. Ikaw, Lisa, nag-hire ka. Ano ba sa inyo yung nakikita nyo or paano ba madidevelop ng mga bago nating freelancers? Yung, una muna yung pagiging resourceful and then second yung pagiging self-starter. Sige, ikaw. Mauna ka muna. Wala kailangan interested ka. Hindi yung parang konting ganito, hindi ka na hindi ka na dadating. Kailangan interesado ka talaga. Gusto mo talaga itong magawa. At kailangan, alam mo na hindi ito pa-relax-relax lang. So, kailangan mo mag-put in ng effort talaga. So, once nandun na yung mindset mo na magbibigay ka ng effort, na talaga mag-google ka ng oras, magkukulong ka sa kwarto ng at least 4 hours or ganyan. Pag gandun na yung mindset, madali na siyang gawin na instead of ipipilit mo siyang isingit sa buong araw mo, hindi kasi magkakaroon ng oras eh. So, kailangan set make na time sa mind mo na meron kang isi-set na time na ilalaan sa kanya kung gusto mo talaga siyang kung gusto mo talaga siyang marating. So, ayun, yun muna yung sa akin. Dapat interesado sila at meron silang set time. Kasi yung iba, puro reasons. Madali magreason ngayon eh. Kasi diba, nag-train ako ng 3 batches. So, merong parang, kung bibilangin mo, parang hindi ko alam kung tama, parang nasa 50 or 60 yung total nila, lahat.
So, meron doon yung mga madaling magrason na parang, hindi ako pwede na mapatulog ako, baby, ganon. So, sa work, lalo kapag nag-uumpisa ka, hindi ka pwedeng puro rason. Pag pinaghirapan mo yung reputasyon mo, maaabot ka sa time na ikaw na yung ikaw na yung nag-set ng time mo. Pero pag nagsisimula ka, hindi pwedeng primadona ka na agad. Mm-mm. So, doon ko unang tinitingnan. Kung umpisa pa lang, primadona na. Totoo. Kasi hindi na maghahanap yan. Hindi magre-research yan mag-isa. So, kung may set time sila, alam nila na sa time na yon, hahanapin nila yung resources nila. Magtatanong sila kung paano gagawin. So, doon ako nagsistart. Doon sa merong time at may mindset na maayos. Ayun. Isisingit ko lang, Janisa, yung ano, yung sitwasyon, lalo na sa ating dalawa. Pareho tayong nanay eh. So, hindi ko kinokontest yung pagiging magulang ng iba na parang laging ang rason is. Siyempre, nandun tayo family first eh. Pero, hindi po pwedeng, kung gusto mo ng career at gusto mong mag-succeed dito, hindi po pwedeng sa lahat ng oras, sa loob ng 24 hours sa isang araw, is lagi siyang second sa priority mo. Kailangan talaga maglalaan ka ng oras na ito yung priority mo. Hindi naman sinabing i-prioritize mo talaga sa buhay mo, yung career mo, and second lang yung family. Mag-set ka, we have 24 hours in a day. And pwede ka mag-set ng... Hindi ka naman bumabiyahe. Oo. And pwede ka mag-set ng at least 2 to 4 hours as a start as a startup, pwede kang mag-set ng 2 to 4 hours na ito yung priority mo. At kung gagawin mo yun, hindi ka masamang magulang, hindi ka masamang tao, at hindi ka masamang kailangan ina. Kailangan mo rin ano for, eh. Ako diba, for utang me. Na loob, wag mo magbigyan ng ganyang rason dahil nanay din ako. At feeling ko naman, hindi ako masamang maging magulang kapag may oras na ang priority ko, yung trabaho ko, at sinabi ko sa anak ko na doon ka sa labas, huwag muna akong guguluhin. Uh-oh. Kasi may meeting ako. Hindi ako masamang magulang. So, yun so, lang. Ginawa mo sila na responsibilidad. Oo nga. Hindi. For me, tinuturuan mo yung mga, for me, tinuturuan mo yung mga anak mo ng responsibilidad. At saka ng boundaries. Oo, yun. Kasi, kung hindi, lahat ng client mo, nandyan yung anak mo. Syempre kung baby nagbe-breastfeed, okay lang ha. Pero yung nanggugulo na, kasi kami ni Astin noon, nung lalo, buntis ako nag-start ng freelancing eh. So, kami ni Asti noon, pag umupo na ako sa desk ko, alam niyang nagtatrabaho na ako. So, meron talagang time. Mm-mm. Na hindi kanya pwedeng guluhin. Na hindi niya ako guguluhin. Tapos, dapat syempre, kasama mo rin yung mga kasama mo sa bahay. Like, kunwari si Angie nga. Pagka alam niya nagtatrabaho na, siya na bahala kay Asti, ganun. Oo. Hindi ka masamang magulang kung gagawin. Wala nang ano, wala nang kung ano-ano. Kasi pag gusto mo talaga, I think kung gagawin nating rason yung magulang, yung pagiging magulang mo, then I think you have to really make that decision. Gusto mo bang maging freelancer or gusto mo bang maging full-time parent? Hindi pwedeng both. Kasi kung gusto mo maging full-time parent, then sige, be a full-time parent. Walang masama doon. Pero yung be a parent naman while working. Kasi ang, again, I think ito na naman maling information na, yun nga, ang daming information na, yun nga, you can work anywhere, you can work at your own convenience. Pero kasi tapos nangyayari na yun kapag na-establish mo na yung brand mo eh. Ina-earn yan. Kapag na-establish mo na yung aesthetic mo, ina-earn yung benefit na yun. Oo, hindi yan agad-agad. So yun, ano pa? Paano pa nabili? Ha? Ano yung tanong mo? So, yun. Hindi siya. So, yun. Ayun, hindi so, yun siya nagkasabay-sabay. Hindi siya na-earn. Masyado nating namisang isa't isa eh. So, yun. In-earn siya yung benefit na pagsiset or yung pag-work anywhere. And na-discuss na natin yun sa iba pang episodes. Iba pang episodes. So, yun. Una, kailangan interesado ka. Kailangan invested ka sa trabaho. Kahit hindi ka interesado, at least invested ka. Kunyari, wala ka ng kita, wala ka ng trabaho, ito na yung source of income mo. Kasi alam natin yun, minsan kahit hindi natin gusto yung trabaho natin, pero kung ito na lang talaga yung pinagkukunan natin, lulunukin mo ng buong buhay. True. So, ginawa mo na ka sa corporate world yan, di ba? Aarte ka pa sa freelancing. So, at least invested ka. At the least invested ka kasi alam mo kailangan.
Ano pa yung pwede nating or pwede nating i-develop ng mga bago to be resourceful? Ako, importante sa akin na ito, sorry sa lalo na dun sa mga medyo kaedarang ko na freelancers or mga mas matatanda pa sa akin na gustong mag-freelance, you really need to brush up on your technical skills. Kailangan ngayon talaga internet savvy. Hindi true. Po pwedeng hindi maalam sa internet. Kailangan marunong kayo mag-basic internet research. Kailangan alam yung gumamit ng Google. Alam yung gumamit ng mga meta engines, ng mga search engines. Alam nyo dapat kung saan hahanap ng information. Kasi hindi sa lahat ng araw may mag-aabot sa inyo niyan. No? Sure. A good example, nung nagsimula akong mag-telecommute, hindi pa to freelancing, ha? Telecommute. Ang trabaho ko noon was with medical coding. Eh, wala namang kaalam-alam si Atashi sa medical coding. So, I had to learn medicine. Hindi naman medicine, everything. No? Pero I had to learn the at different... At least yung terms. Specialties, terms, procedures, codes, in 3 months. Kailangan ko siyang matutunan. And I had to learn, no? On my own. No? So, kasi kailangan ko sa trabaho eh. And without the internet, Diyos ko, kumusta naman? Wala na kaming Encyclopedia Britannica. Ang tagal mo mag-flip ng pages nun. Oo. So, kung hindi ka internet savvy, kailangan matuto kang maging internet savvy. No, I think bago ka, sa akin ha, bago ka mag-apply or maging freelancer online, kailangan i-brush up mo yung inyong internet or technical skills. Importante sa akin yun. At least basic. At least yung basics kasi kapag kahit na mayroon kang coach na binayaran, hindi yan tutok na tutok sa'yo eh. Students kayo marami. Hindi niya ituturo yung basic. Oo. So kung meron siyang mga lessons, meron kang mga words na hindi maiintindihan. Isa sinasabihan ka naman sa mga alipirito. Bakit? Malinaw naman siya sa akin. Yung boses mo. Malinaw siya sa'yo o baka sa akin lang. Nag-ibang lingwahe na ba? Hindi, ano. Naglililipat yung kamalasan ng internet. Oh, nagpapapanit-panit sa ating tatlo. Tuloy mo na. Sige lang, go. Sige na, mahiya. Sige na, huwag ka na mahiya. Tuloy na. Ano ang sinasabi ko? Nakalimutan pa. Ewan ko sa'yo. Search internet basics. Basics lang. Kasi nga, magkakaroon ka ng... Paano mag-open ng... browser, paano magpunta ng Google, paano mag-search sa Google, yung mga ganun. Oo, paano mag-login sa Google, paano gumamit ng Google Docs, yung mga Google apps. Yun lang. Paano mo na mag-search at paano mag- kahit yun lang. Kasi kapag ng advanced na courses agad, maraming words nang hindi mo maiintindihan. Sayang lang yung binayad. So, kaya ka mas malilito. Oo. So, kailangan at least alam mo, kung may kukunin kang course, at least basic magbasa ka doon. Ganon. So, ayun. I-train mo yung sarili mo. Siguro, one way, halimbawa, meron kang mga project, tulungan mong mag-search, ganyan. Practicein mo yung sarili mo kasi hindi enough para sa akin na. Hindi enough yung binasa mo lang na, ganito palang mag-search sa Google. Okay, alam ko na, you need to practice it yourself para, alam mo yun, yung navigation yung importante dun eh. And pinapractice yun, hindi yun basta binabasa lang. Mm-hmm. Pinapractice yun, yung basic navigation and research sa internet and yung mga usual and common apps na ginagamit, like yung mga Microsoft Office apps, mga Google apps, yung mga Google Docs, Google Sheet, kahit simple lang, play around with it. I'm sure lahat kayo may email addresses. Marami ako dun nga sa mga na-train ko. Marami ang hindi pa rin alam yung Google Doc, kung paano mag-share, kung paano mag-share ng view only, ng can comment, ganon. So, yung simpleng ganon, pwede nyo pag-aralan yun. Kasi, pagdating ng client, hindi naman na niya dapat ituro sa inyo yun eh. Oo. Hindi, kasi naiintindihan ko naman na hindi lahat talaga well-versed sa Google Apps. Kasi usually, lalo na kapag galing sa corporate world, hindi sila ang usual na, halimbawa, email communication nila is Outlook, tapos Microsoft Apps. So, kahit ako, recently ko din lang talaga na kagamayan yung mga Google Apps. Nasanay. Diba? Kasi
kahit nga sa chats, ano tayo eh. Ano yung tawag doon yung sa ano, chat ng Microsoft Office? Basta yun. Tapos, puro Microsoft apps. Tapos, email, Outlook. So, hindi talaga lahat. Kaya kailangan mo siya talagang aralin on your own. Yun. Ako, yun lang naman. So, yun. Yung kailangan natin mag-upscale sa tech. Siguro, isa pang kailangan para ma-develop yung pagiging resourceful tsaka yung pagiging self-starter is patience. Kailangan mo ng pasensya. Kasi hindi mo siya makukuha sa unang tubok. Hindi mo siya makukuha sa unang try unless matalino kang bata. True. Unswerte. Diba? Or maswerte kang bata. Pero hindi kasi siya makukuha sa unang try eh. Kadalasan, ako, like for example, kailangan ng ganitong info. Like for example, may prospective client ako ngayon, ang balak namin gumawa ng, ang gusto niya, gagawa kami ng isang prep course tsaka isang course for data analytics, which is sobrang technical. No? So, nag-research ako, gumawa ako ng outline for a prep course, a data analytics prep course. Nung pagbalik ko sa kanya, sabi niya sa akin, this is not what I need. You already have this. Ngayon, kung hindi ka pasyensoso at maramdaming kang bata, masasaktan ang kalooban mo. Oo, sabihin mo, ayaw ka na. Dinakot-daot ka na. Oo. So, I think... Sa mindset niyo yung ano, rejection tsaka mga revisions. Mm-mm. Yung rejection, kailangan, yun, kahit napaka ano mo na, established mo na, marireject at marireject ka pa rin. True. So, I think kailangan i-develop niyo yung pagiging patient niyo, yung pagiging persistent niyo, at saka yung pagiging accepting ninyo of rejections. Kasi mangyayari at mangyayari sa kanya. And mangyayari at mangyayari yun sa inyo, lalo na bago kayo. And it will happen a lot. So, kung hindi ka pa ready doon, emotionally, mentally, psychologically, you need to prep yourself. Kasi mangyayari at mangyayari siya, no? Ikaw, Rhea, tingin mo. Ayun. Same thing na mga sinabi nyo. Parang inubos nyo na eh. Tinignan ko yung labas kung maliwanag na eh. Oo, yun lang. Resourceful, learn the basic, and practice. Hindi lang basta basa ng basa. Practicein mo. Like, katulad ng sinabi ko kanina na, bawa, meron kang pamangkin na estudyante, or anak, tulungan mo mag-research, sabayan mo. Or, basta, practice. Oo, kunwari, madam. Oo, play sa, ano, kunwari yung basta social. Ba? Okay. So, may ingat siya, di ba? Hindi pa ako tapos. Pagkita si yeah, Tumantal, dalawa kami na, pinabayaan ko na nga kayo. Sige, go. Sandali lang. Kunwari yung social media, mar, ano, SMM, gusto mo maging ganon. So, mag-practice ka gumawa ng page. So, mo, dinanan ko lang naman eh. Sinuplement ko lang naman sa sinasabi mo. Oo. SMM. SMM na, ano, ladies, mm-hmm. Lady shoes, gano'n. Oo, diba? Sa black size, kaya sa black. Okay, so yun. So, para maging resourceful tsaka self-starter. And then ako, isa pang kailangan din natin sigurong i-discuss is yung pagtatanong. Kasi hindi natin sinasabi na maling magtanong. Pero, kailan ka magtatanong? Ito kung pag-usapin natin ngayon. Kailan at paano? Kailan ka dapat magtanong? Tama. Kailan ka dapat magtanong at saka paano ka dapat magtanong. Ako kasi, sa akin, importante sa akin to, I always tell this to my trainees na, and sa mga trainers ko dati na, kapag ka pumapasok sila sa kwarto ko tapos magsasabi na, oh, boss, may problema ang ganito, hindi mo ako dadalhan ng problema na hindi mo pinag-isipan ng solusyon. Oo. Yung problema lang yung dadalhin mo sa akin. Sabihin mo yung problema, pero meron ka lang suggestion. Ng, oo, kung ano gagawin. Oo, meron ka suggested solutions. I always say kasama yan sa sweldong binigay sa inyo. Mm-hmm. So, in the same token, in freelancing, sa akin, kailan ka dapat magtanong? Magtatanong ka lang kapag ka na-exhaust mo na lahat ng, all, ng possible answers. Yung talagang nagawa mo ng lahat, nasaib mo na lahat ng pwede. Tapos hindi pa rin. Natawa ko sa exhaust na yan. Sorry ah, bigla kasi may naalala ko. Gamit na gamit kasi ang word na yan sa call center eh. Kailangan na exhaust mo ang efforts mo sa troubleshooting, sa lahat, bago ka pansinin ng manager mo, ng escalation. At ng escalation. Bago diba? Ka mag-escalate. True. Kailangan na exhaust mo lahat ng efforts. Saka dapat open kayo sa ano?
Oo. Dapat open kayo sa mga isasagot ng mga tao kasi baka mamaya nagtatanong kayo tapos may set na pala kayo na gagawin tapos hindi nyo tinatanggap yung mga sabihin ng mga tao. Eh, bakit pa kayo nagtanong, di ba? True. So, or, baka nagtatanong kayo pero naibigay na pala sa inyo yung sagot beforehand. Hindi lang kayo nagbabasa ng tab, ng thoroughly, or hindi lang gino-over yung data, pero nandoon na pala yung sagot. So, so, totoo lang yan kaya yung isa sa mga akin, so, hindi, kasi baka mamaya, may iba kasi nagtatanong sila para merong mag-isang tao na magtutok sa kanila. So, ilagay natin sa mindset natin na walang ganun. May mga sasagot sa'yo, titingnan mo doon, iisa-isahin mo yung mga sagot nila. And titingnan mo kung ano yung sagot. Oo, yun na nga yung mga pet peeves ko sa mga groups. Hindi lang naman, ang dami kong sinasalihan na groups. And may mga groups din akong minamanage. Yung hindi mo na mag-search dun sa group kung may nakapagtanong na ng similar question, may search box. Tapos alam mo yung paulit-ulit yung question, may isang group na minamanage, alam mo ba? Share ko lang ha. Wait lang. Share ko lang. Namiss ko yung ganyan, Nisa. Hindi siya nag-react, din niya narinig. Narinig ko. Eh, yung anak ko nasa likod ko. Aga nagising. Tapos yun, sa sobrang buisit ko, kasi paulit-ulit yung question, enough ko talaga lahat ng, ng posting sa lahat ng members. Tapos naglagay lang ako ng mga section. Na, oo! Bawa, ito, yung ito dito ka magpo-po sa picture na to, i-comment mo ko may binebenta ka dito sa part na to, ginanon ko na kasi naiirita ko, alam mo yung nagtanong yung isa tapos mamaya-maya same question na naman, ano pa ulit-ulit, may search box, tapos tinuro ko na kung nasan yung search box, ay walay, o di lahat sila ngayon natutong mag-search ko may previous post dahil actually ganun naman ang lahat... simula yung ano eh. Oo, ganun... enough ko talaga yung ano posting sa members. So yun lang. Ganun din naman sa ganun din naman sa freelancing with a heart. Parang, at least natuto silang mag-search, 'di ba? Oo, paulit-ulit na nagtatanong kung paano mag-start. Pero lahat naman ng resources nung paano mag-start nandun sa pin post. So, 'di ba? So, matuto rin tayo how to be resourceful, 'di ba? Sa lahat ng sasalihan niyo na group. Basahin niyo yung pin post, yung units, at saka yung files nila. Kasi kung freelancing group yan, na hindi na may mera, sigurado, meron niyang mga... may ganun tayo. Na, hindi na may mera. Sigurado yan na meron niyang guide kung paano ka magsisimula. Kasi imposibleng walang nagtatanong dyan kung paano mag-start. And imposibleng hindi nila sinasagot yan. So, meron yan lagi sa files, sa unit, sa pin post. So, tingnan nyo muna yon bago kayo magtanong. Kasi minsan, kaka-accept lang magpo-post na. Paano ba mag-freelancer? Yung day shift lang sana kasi ayoko ng gabi. So, di ba, yun pa lang parang ready. Doon pa lang ang dami ng issue eh. Oo, di ba? Hindi ka pa nagbabasa. Wala ka pang binabasa. Oo, di ba? Alam na alam mo na wala pa siya talagang alam. So, wala ka pa pala talagang alam, magsimula ka muna magbasa ng pin post, ng units at saka ng files. Kasi merong guide doon. So, kung hindi mo maintindihan yung guide nila, lumipat ka ng group. Diba? So, yan lang. Diba? Or pwede magtanong ka muna, bakit hindi ko po maintindihan? Ano bang lingwahe to? Bakit ganito? Ganon. Dito na papasok yung paano magtanong. Yeah. Tanong. Paano magtanong? So, meron ako dito magtanong. Meron akong steps nito noon na ni YouTube ko pa. Oo, para ni YouTube ko pa 'to eh, tapos pinapa-up ko sa kanila. So, unang-una, sabi ko tingnan sa pin post. Kung wala sa pin post, tingnan sa units. Kung wala sa units, tingnan sa files. Kung wala sa files, tingnan sa search bar. Kung wala sa search bar, doon ka pa lang magtatanong. Totoo. At saka, yung paano yung way ng pagtatanong. Huwag mo akong bibigyan ng how po, baka masampal kita. Violente. Hindi, siguro ano ako, ang masasuggest ko is, when people ask questions, pag magtatanong tayo sa mga taong tingin nyo may alam, I think ang first consideration is, you ask na parang, or with the mindset na,
walang utang or walang pangangailangan yung tao sa inyo. Na yung, kasi naka-encounter na ako na yung magtatanong, akala mo parang responsibilidad kung tulungan siya. Mm-mm. Uy, patulong naman ito. Yung mga ganon. Inaway ako. Yung tapos parang, inaway ka pag di mo sinagot agad. Oo. Oo, na parang oo, responsibilidad ko na hindi ka marunong sumagot. Oo, ganon. Oo, yung mga ganon. Ayun, may sinagsagas, hindi ako marunong sumagot. Ang at sabi niya, hindi ako marunong, hindi araw ako marunong sumagot. Ang sabi ko, kasi ikaw, hindi ka rin marunong magtanong. Alam mo yun? Kasi, you also have to consider na yung mga taong hihingan ninyo ng tulong also have their own lives to lead. Uh-oh. And ito, this is a thing that we make time for. So when you ask questions, so, hindi nila obligation. Parang, at hindi ko naman sinabi, hindi naman yung tipong magtanong kayo na parang napakababa ng estado ninyo sa buhay. Walang good morning po. Kamusta po kayo? Pwede po bang magtanong? As simple like, hi Jeff, are you okay? Do you have free time? Can I ask you a question? Tapos pag sinabi kong yes, at saka ka lang magtanong, hindi yung, hi Jeff, anong gagawin ko dito? Tanong mo muna kung pwede kang magtanong at kung ako may oras akong sagutin yung tanong mo. Ako baligtad. Diyan sa ba nagme-message sa akin? Gusto ko sinagot, gusto ko nilagay na nila yung questions kasi kapag ka pwede magtanong, tas ang tagal ko bago mabasa kasi hindi naman ako nakatutok sa Messenger. So, ang tagal bago ko mabasa. Pag sinabi kong yes, matagal na naman sila sumagot. So, medyo nawawala. Sa akin, kapag kunwari, nandyan na yung tanong, may time ako, lalagay ko na yung sagot ko. Or pag pwede mong sagutin, at least alam mo meron na. Meron kasi sa akin, nagalit kasi pa siya. Oo, meron sa akin, nagalit siya. Kasi ano, parang nagalit siya, ano, lahat ng tao nakakaalam ng filtered messages, ikaw hindi. Sabi niya sa akin. O, di ba? Hindi ko nga. Nahiya ka ba? Nahiya ka? Oo, napahiya ako eh. Nahiya naman ako sa kanya. Sorry po, ma'am. Huwag niyong bawasan yung sweldo ko, sabi ko sa kanya. Ayun. Hindi, tsaka matatrap ka pa gano'n na pwede pong magtanong, tapos sabi mo, yes. Uh-oh. Tapos yung tanong pala nila, pwede pong mautang, ganyan. Eh di, wala na, nasagot mo na, natrap ka na. Hindi, ako kasi sa high. Sa high, pwede magtanong. Ako sumasagot sa high. Ako din. Saka sa wave. Saka sa wave. Yung wave, may gawa ganyan sa'yo. Hindi ako kasi, gusto kong tinatanong muna yung kung may oras akong magtanong para, or may oras ako na sumagot ng tanong. Personally, gusto ko yon kasi nakikita ko na may, ano siya, may respeto sa oras ko. Na kung hindi ako makakasagot, ibig sabihin, wala akong oras sumagot ng tanong. And it's not a sign na mayabang ako or bastos ako. It's just a sign na may pinagkakaabalahan ako. Na wala akong talagang oras sumagot ng tanong. So, ano yun, kanya-kanya namang stroke yun. Oo, no? Kanya-kanya. Pero, bottom line, isa din naman yung ano natin eh. Kailangan respectful kayo sa oras ng tao at sa availability ng tao. Never ask na para bang may pagkakautang sa inyo yung tao. O na parang responsibilidad namin na kapag hindi namin sinagot, masamang tao na kami. Tsaka pag sumagot, tapos hindi mo naintindihan, i-research mo muna kung ano yun. Kesa yung bawat sagot niya, tinatanong mo sa kanya. Kasi sayang din yung oras niya eh. So, yun nga, how to be resourceful tayo eh. So, dapat alam natin lahat, i-search muna kung ano yun, kung hindi mo man naiintindihan. Kasi iba yung resourceful sa pagiging stupid. Huwag mong ano, huwag mong bigyan ng responsibilidad. Yung isusubo na lang sa inyo, hahanapin na lang, isusubo pa namin para sa inyo. Huwag mong isabit ang sarili mo dun sa isang tao. Oh, ito halimbawa. Magbibigay ako ng concrete na halimbawa. Wait, madam. Wait, maghalimbawa ka tapos mag-last word ka na mag 70 minutes na tayo. Isa. Ito na nga. Magbibigay ako ng concrete example para maikli na. Halimbawa, instead na sabihin mong how po, ganito. Makikita niyo yung difference between how po at saka yung parang ganito, gusto ko pong maging freelancer, nag-search po ako kaso hindi ko po maintindihan yung ine-explain nila, can you help me? Diba ang laki ng difference kesa basta how po lang?
Yun. Yun yung sinasabi namin na paano yung tamang pagtatanong. Ipakita mo rin na nag-search ka na. Make sure that you already make sure that you already did something bago ka magtanong. Para hindi yung tunog nagpapa-spoon feed ka. Kasi marami talagang ma-off. Hindi mo masisising ibang tao na ma-off sa klase mo ng pagtatanong. Ano, itindihin ka namin lahat. Siyempre, online tayo, hindi tayo magkakaharap. Ikaw yung magpakita ng kung anong gusto mo maging impression namin sa'yo. Hindi kami mangangapa. Kung ikaw yung magtatanong, ikaw yung magpapakita ng kung ano yung gusto mong maging impression namin sa'yo. Hindi yung pagsabi mo, how po, kailangan, isipin namin agad, intindihin namin na, uy, baka naman nag-research niya, hulaan pa namin. Hindi ganun. Yun lang naman. So, last word na ba? Baka may dadagdag pa. Oh, last word na, last word. O, sige. Last word. So, iikot tayo dun sa how po, paano ba mag-start as a freelancer kapag totally clueless ka and paano ka magtanong. Yun yung pinaka-main talaga topic natin eh. So, katulad nung sinabi natin kanina, isa-summary lang natin, no? Unang-una, ano ba yan? May commercial ako na naririnig. Nadidistract ako. Ano yun? Para may pambatang kineme. As they go away daw. Go away. Go away. Kapag yan another day. Play in the snow. As they go. Oh, wow. Bumabato. Wow, Vital. Play in the snow. Make snowball. Wow. Wow. Hindi kasi Englisher yun eh. Kaya in English ko. Englisher yun. Ano sige, ka go. Ba? Englishing ayon. Again. Go. Englishing. So, number one, yung sinabi natin kanina is learn to filter information and the people that you will listen to. Kasi ang dami ng info, unlike before. Sobrang dami ng info about freelancing ngayon. So, ang isa sa tip ko about that is parang look for someone to follow and na-discuss na natin yung mga red flags, no? Kung papaano tayo at least mag-filter. Kumbaga yung mga red flags for us. Tapos, second, be resourceful. And try to learn the base. Ayan, inuntog mo. Inuntog mo siya. Go down first. Inuntog mo siya. Huwag ka. Makabuting magulang. Masama kang magulang. Masama kang ina. Inuntog ulirang mo. Ina, ulirang ina. Ulirang ina. Inuntog niya para manahimik. Napaka ulirang ina. Ay, na nga, ayaw mo manahimik ka, bug. Kinuha ko yung iPad niya. Manahimik ka pa. Kinuha ko yung iPad niya. Ano ko? Ang laki ko. Untog siya. Ayun. So, yung number one, number two is be resourceful and try to learn the basic and practice. Kasi, hindi po pwedeng we're in the age of technology and hindi po pwedeng hindi tayo mag-a-adjust or else mapag-iwanan tayo. Freelancer ka, online freelancer. So, kailangan kahit pa paano, yung basic sa online, alam mo, hindi yung basta ka bigla ang papasok magtatanong, how po? Tapos kahit basic, wala kang alam. Eh, hindi naman sa dinadowngrade ka or minamaliit ka na wala kang alam, it's your responsibility. Tanda niyo, ignorance is never an excuse. So, number three, be patient and invested. Na kung gusto mo talaga, maglalaan at maglalaan ka ng oras dito. No excuses. Hindi naman yung buong 24 hours mo in a day is ilalaan mo dito. Pwede ka mag-set aside ng a few hours of your day para dito, na dito ka nakafocus kung gusto mo talaga tong gawin. Hindi po pwedeng lagi mo siyang paningit kasi hindi mo ma-achieve yung gusto mo ma-achieve kung lagi mo lang siyang paningit. Kailangan mo siyang tutukan kasi this is ano, kailangan mo talaga ng full independence and full commitment dito. So, yung doon naman sa part na papaano, kailan at papaano ka magtatanong. Number one, make sure na may ginawa ka sa end mo before ka magtatanong. And number two, yung paraan ng pagtatanong mo is hindi yung basta how po ka lang. I-express mo kung ano na yung nagawa mo or ano na yung meron sa end mo bago yung question mo para at least alam nung sasagot kung papaano ka sasagutin ng mas wak dun sa tinatanong mo. Hindi po yung basta how po lang. Ano to?
networking, how po? So, ano lang, yung paraan mo ng pagtatanong, iayos mo. And make sure na open-minded ka. And make sure na open-minded ka. Hindi networking, tapos may open-minded ka. Chusera ka. Hindi. Yung open-minded ka sa lahat ng klase ng responses na matatanggap mo. Some may be negative, some may be positive, some may be insulting. And parang ang petty kung papatulan mo kasi, petty na nga sila para i-insult ka, mas petty ka kasi pinatulan mo at affected ka pa. So, parang may fire. Instead na patayin mo, ginatungan mo pa, ba? Diba? So, ayun lang. Yun lang naman yung ano ko, take ko doon. Masyado seryoso. Masyadong invested. O, sige. Oo. Ako, ang final word ko is, pag gusto, sinabi na natin to sa simula, ano, for those that want to be a freelancer now, understand na it's a little bit more challenging to be a freelancer now than the time that we had. Kahit sinong Poncho Pilato ang magsabi sa inyo na madaling magsimula ng freelancing, it's actually not. Hindi madaling magsimula ng mag-freelance. Kasi nga you are, marami kang iko-compromise if you want this lifestyle. Marami kang compromise, marami kang iiwanan, marami kang bibitawan. So, if you want to freelance, ako, ang pinaka-importante talaga sa akin, una is persistence, patience, and being invested. Importante na gusto mo talaga to, invested ka rito, persistent ka na kahit may mga negative na feedback or mga negative na kahit anong marinig mo, tuloy lang, and patient ka na not everything can be achieved at one time. Na hindi minamadali. Kasi kapag ka minamadali, definitely, it's not going to last. No? Isa pa is, yun nga, the ability to filter. I cannot stress that enough. Sa dami ng gustong maging influencers or na gustong maging coach or gustong, you know, have a voice in freelancing, which we are not stopping. Anyone can have a voice in this industry. But those that are listening or yung mga silent listeners, I would suggest na you really learn how to filter. Find someone that you see yourself, in. Na ito yung gusto nyong maging in the future and who also treats you well. And then lastly, if you want to get the right answers to your questions, learn how to ask right as well. You want respectful answers, then ask respectful questions. Always exhaust everything before asking questions. Kasi sabi ko nga, sa lahat ng ads for freelancers, makikita ninyo parate yung resourceful tsaka self-starting. And it always starts with really finding ways to solve your problems before asking people. Pero it doesn't mean naman na kunyari, ito na yung deadline. Malapit na, hindi pa rin kayo magtatanong. You have to find a balance na ito na yung deadline, marami na mako-compromise, marami na mag-fail, then ask the question. Pero kung malayo pa yung deadlines, nahirapan lang kayo nang minsan, nagtanong na kayo, then definitely you'll get a not so good response from that. So really the core of freelancing is your investment in the industry and how much you really want it. Kasi yun yung magiging drive nyo to work. Kahit walang tuturo sa inyo, kahit walang karamay. Kasi sa akin, personally, yun yung naging drive ko na pagtrabahuan kung ano yung meron ako kasi walang magtuturo sa akin. Nisa, ikaw na. Ikaw na, Nisa. Ayan. So, dahil yun, nasabi nyo na, dito ako aatake dahil time management geek ako. So, alam nyo na lahat na ayan. Mahilig ako. Dito ako aatake. Dito ako aatake. So, for me, eto na naman tayo Kasi for me, kung iniisip mo na sisingit yung freelancing at magkakaroon ng oras, you will never be resourceful and you will never get to start. So for me, doon talaga nagsistart na kailangan meron kang set time kung paano mo kung kailan ka magre-research. So kung ano ba, gigising ka ba ng maaga? Habang tulog pa yung mga bata para doon ka magre-research or patutulogin mo yung mga bata tapos doon ka magre-research pero may energy ka pa ba doon. So, para sa akin, itrack mo kung ano yung ano.
So, nasa tracking na ako. I-track mo, meron akong, ano, meron kang week, tapos i-track mo dun yung oras, kung ano oras ka natulog, ano yung mga ginawa mo. Tapos, within that week, tingnan mo yung parang view, kung pattern. Alin dun yung, oo, yung pattern, kung ano yung, meron ako dito, kasi naka-digital ako ngayon eh. So, meron ako dito na week. Kita ba? Yan. So, yung week ko nandyan, makikita mo doon kung ano yung block ng time na nag-work ako, ano yung block ng time na natulog ako, ano yung block ng time na resourceful ako. So, kung meron akong gustong gawin, doon ko siya ilalagay, doon sa time na resourceful ako. So, yun. Doon nyo ilagay yung time, hanapin nyo yung time na productive kayo. Doon kayo magsimula mag-ano. Kasi, pag yung time na yun, sinet nyo na sa sarili nyo, every day, kahit wala kang nire-research, every day pag umupo ka, magkakaroon ka ng nire-research at dadagdag at dadagdag yun sa kaalaman mo. Ayun. So, yun. Ito, nabasa ko lang din to noon. Nakasulat kasi siya. Yes. So, pag nagtatanong ka, pag gusto mo maging resourceful, kailangan be proactive, be persistent, at saka be positive. So, syempre, pag nag-ano ka, kailangan proactive ka, kailangan alam mo puntahan at alam mo kunin kung ano yung gusto mong kunin. Tapos, be persistent, hindi pwedeng unang kuha, ay unang try mo palang hindi mo nakuha, ayaw mo na. So, yun. And be positive. Wag namang away. Away talaga. So, wow, sa'yo nang galing. Away talaga. Sa'yo talaga nang galing yan. Ako lang naman yung patolera. Ito lang, pabulito niyang gulay. Yun po, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Oo. And nagpa-miss lang talaga kami. Yun lang talaga yung totoo doon. Charot. Busy. Hindi, pero busy lang po talaga sa kabuhayan. So, i-announce namin kung meron next week, no? Tapos, kung hindi, see you next year. Oo. See you next week. Okay. Susunod aga yung ano, susunod medyo pwede naman nating i-late ng konti. Basta para makita naman namin yung snow mo dyan. Ah, sige. Titingnan ko nga, teka lang. Gusto namin makita yung snow mo. Tingnan mo nga kung snow na. Dahil sa snow o ililate dahil late ka? Oh, wait for me. Hindi, dahil sa snow. Teka, nasa na? Madilim kasi. Teka. Madilim pa. Baka madilim pa. Ayan, kita niyo ba? Ah, yung nga may snow. Likod yan eh. Sa diba? Next week pupunta ko. Madilim pa eh, parang madaling araw. Uwian mo ako ng snow. Oo naman, ibabote ko. Ibabote ko, may ribbon pa. Diba? Uwian mo ako ng snow. Hindi ko ayaw mo, uwian mo kung kanin dyan. Charot. Ay, hindi, kay Jeff na nakalagay. Kay Jeff na naka-reserve yun. Nakalagay ako. Okay, fine. Huwag ka na dyan, huwag kang umarte. O, yun na lang ano. Yun na maraming Indian dito. Spaghetti. Maraming Indian. Maraming Indian dito. Yun na lang sa pangluto ng spaghetti. Yung pag ginangat mong ganun, isang angat na yung lahat ng pasta. Ang saya kayo. Tsaka yung ano, katuwa. Yung pasta, nakatayo sila. Ang tangkad niya. Nakakatuwa. Nakatayo sila. Yung lubog. Kala ko gusto mo ng... kapalit sa percolator. Nakakainis. Tingnan mo, ngayon luminaw yung camera ko, ngayon umayos yung internet ko nung tapos na tayo. Ha. Hindi mo na lang daw silang bagong percolator. Ayan. Percolator. Ayun lang naman. So, magandang gabi po. We'll see you. Bye-bye. Yung lahat. Bye. Si Rhea nanonood. Si Sandra. Hi, bye-bye. Hi, bye-bye. Bye-bye. Hi, bye-bye. Hi, bye-bye. Lara, bye-bye. Si Gracia. Ayusin mo. Bye-bye. Hi, bye-bye. Hi, bye-bye. Okay. O, siya, mabuhay. Bye.